Mga brothers, sa wakas, eto na, dumayo na tayo dito sa Rusi Bukawi, Bulacan para makapag-walk around dito sa bagong adventure scooter ng Rusi. Eto nga yung Adventure X150. Pero bago tayo magpatuloy, sa nais gustong malaman ang presyuan nito, pakipanood po ng kumpleto ang ating video at sasabihin po natin yan after ng walk around. At sa hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel and also like and follow nyo na ang ating Facebook page at syempre share nyo na rin ang ating episode na ito para sa konting suporta. So mga brothers, alamin natin ito sa ating walk around, ang bagong scooter na Rusi. Let's go sa go! Get ready, drop the beat! Ito na nga mga brad, ang iniintay nyo o most requested na episode sa atin dito sa atin sa Sort Moto. Ito nga yung Rusi Adventure X150. Bakit? Ano bang meron sa motor na ito? Ano bang special sa kanya? Ayan, malalaman na natin ngayon. For a while, ikutan muna natin yung motor para magkaroon tayo ng first impression. Una sa lahat, ang scooter na ito ay nakadedicated o design para sa isang on-road and off-road na riding. So meaning pwede nyo siyang ilakad o i-ride sa mga malulupang daan sa mga probinsya. Kaya nga kung tawagin siya adventure scooter. Alright, dahil sa kanyang dual sports tire and also naked handlebar na setup. Tsaka pag tinignan mo, rugged look. No, then I like this one. Siguro sa lahat ng color ng Adventure X, kahit hindi ko pa nakikita yung iba, etong gusto ko kasi ang ganda ng pagka-pearl niya. Pag naaanigan siya ng araw o nasisinagan siya, nag-iiba yung pagka-white niya. No, no, parang metallic pearl white ang kulay na ito. Pero correct me if I'm wrong. And then ang sticker na ginawa ng Rusi dito is napakaangas. Meron tayong linings dito ng red and black, and then Adventure X150 water-cooled 4 valve, syempre. 150i dito. And then parang may plush na design, oh, 'di ba? And then dito sa pisngi, may Rusi na lang, which is hindi naman baduy. Yung FI bakit ganon? Baliktad, 'di ba? Parang pabaliktad ata 'yan, Rusi. And then may emblem dito ng Rusi, trademark nila 'yan. Pwede nyo naman tanggalin kung nasasaguan kayo. May CBS na sticker dahil meron tong combination braking system. Mamaya tingnan natin 'yan. Kabilang side, same approach. Ganda, 'di ba? Grab bar niya, meron siyang solid na bakal dito na grab bar. Yun nga lang, hindi siya provision lagyan ng top box. Ngunit ganun pa man, sulit pa rin ito para sa kanyang price point. Alright, simulan natin dito sa front facing. Kitang-kita agad natin dito mga brad na meron siyang clear na windscreen na adjustable. Taangat nyo lang po yan, then aangat na siya ngayon, nakababa siya mga brad eh. And then meron tayo rito ng carbon fiber style na kahas sa kanyang muka. Yan, patulis po yan. Then pagdating dito mga brad, ang tsura niya talaga para sa akin, ang mukha niya parang masungit na ibon, parang Angry Birds, no? And then naka-projector lang tayo dito ng dalawang piraso, high beam tsaka low beam, nandyan na po yan. Sad to say, hindi natin ito ma-on o ma-activate kasi hindi talaga nagpapa-activate ang Rusi. Alright, daytime running lights natin dito, parang kilay, kaya nga pag nakailaw ito para talaga siyang ibon o Angry Birds na masungit. Alright, gusto ko to yung mga tulis niya rito, yan yung nagpapaangas sa kanya. At the same time, nagpapa-rugged look, no? Meron tayo rito ng conventional telescopic port. Tapos meron niyang fork boots para sa extra protection sa dumi para hindi basta-basta pasukin ang ating tinidor. Alright, fender check. Pwede na ha, flexible, ayan o. Baka may magreklamo na naman dan. Sabihin, makunat. Hindi po, flexible po yan. Yan, hopefully marinig nyo na maayos ang aking boses dahil po maingay dito, nasa MacArthur Highway tayo. And then, front disc brake ang ating setup dito na merong 2-piston pot caliper. Ang kagandahan mga brothers, meron po itong combination braking system. Meaning, pagka pinreno nyo po yung likod, sumasama po ng around 40-30% ang harapan, na which is nagiging standard na ngayon sa mga scooter. Ito po, sensored na speed meter niya, hindi po yan ABS. Pero sana magkaroon na ABS version ang Adventure X150 na dual para lahat happy-happy na. Alright, ang ating mags dito is kalesa type. Kanina ko pa nga tinitignan. Ito kagad yung una ko napansin dito. Nakakalesa type siya. Ito design lang po yan, hindi po yan adjustable. No? And aluminum po ito mga brothers, na gumagamit ng 14 inches wheel mags na alloy mags, no? 110 by 80 at 14 inches po na tubeless tire. Cordial po ang tatak nito na dual sports, no? Pag cordial naman kahit pa paano makapit, at may pagkasot compound na rin kahit hindi mo na
palitan. Alright, so going dito sa side profile, ang una mo kagad mapapansin, eto yung mattings ng kanyang flooring, plated po ng metal, no? Metal plated po, no? Aluminum po ito, mga brothers. Ayan, ang ganda, naka-alim bolts pa nga na maliit, o parang rivet ng style ng dating niya, pero ang ganda yun. Something na parang ito yung mga aftermarket na ginagawa sa ibang scooter, pero dito sa Rusty meron ka na kagad. And then ito yung mga gusto kong detalye, no? Ito sa akin, pasado to, may mga air intakes dito, and then meron din dito, ayan, no? May mga konting something ganun siya. Tapakan na ating pillion, aluminum, nakiklik yan. Ito, sabi ko nga kay Mark, mag itong side pairings niya, parang mga side pairings na mga enduro bikes, diba? Which is, bumagay naman kasi pang off-road siya na motor, eh, no? Parang nagiging much more rugged siya, no? Ang ating air filter dito, malaki rin. And then, meron pa rito pasukan, no? Papunta sa ating panggilid, no? Pero ito, cover lang ito, para lang maglamig yung ano, hindi yan papunta sa mismong loob, ha? Para lang maglamig yung ating gilid o panggilid ng kaha ng makina. Alright, kabilang side, tignan natin. O nga pala, side stand kill switch, wala siya, no? So ordinary side stand lang ito na walang kill switch. Alright, pero center stand meron. Kabilang side, same approach. Ang gusto ko lang dito, upright yung ating muffler, since isa itong adventure scooter, no? Talagang pangat na hangat siya, no? At ganun din yung approach dito ng ating tapakan. Same lang din yung mga sticker yan. Ayan, ito nga, sabi ko, plus puntos ito, Rusty. Ang galing ang ginawa nyo rito, no? And then, check natin ang ating upholstery. Ang ganda ng upuan, yung upholstery quality, no? Walang logo ng Rusty to, pero masasabi ko, ang ganda ng upholstery nila. Kurutin natin, ayan, no, bumabalik. Ibig sabihin, quality siya. Grab bar natin dito, solid na bakal. At pag binuksan natin yung mga brothers, meron tayong malaking compartment dito, nakakasya po ang isang full face na helmet. Ayan, no? Obvious naman, kahit di na natin sukatin. And then may lock ba yung kanyang seats? Diba? Naglalock, so no hassle. Alright, so ito yung extra na susi. Alright. And then sa kanyang tangke, 11 liters. Isa yata ito sa mga maxi scooter o adventure scooter na nare-review natin na may malaking fuel tank capacity. And maglalaro ito ng around 40 to 45 kilometers per liter na magdidepende sa inyo, no? Standard ignition meron tayo. Lug compartment to meron siya. And then ang USB charging port natin nandito sa gilid ng speedmeter. Ayan, nandito po yan. Wala siya sa loob, no? Which is okay naman. Pakabit ka lang ng cellphone holder, mas malapit na kable. At meron tayo ritong naked handlebar na setup. Ang switches niya parang sa akin, ano, ah, quality na rin. Yun lang, walang backlight, no? So magmula dito sa kanan, may handle grip siya na medyo makikalakihan para sa large na kamay. And bar niya solid, oh, na matte black. Na bakal to, ah. Ordinary lang ang ating brake lever. Sayang hindi nilagay ng mga adjustable, no? And then meron tayo ritong electronic starting, patayan ng ating ilaw, kill switch. Sa kabilang side nandito meron tayong hazard switch, ang ating busina, left and right, low beam, high beam. And then meron siyang pass light o flasher. Same approach din yung brake lever dito, and also yung handle grip, at saka yung kayong end bar. No, hindi natin to ma-activate, mga brothers, pero pakita tayo ng picture dyan na naka-open yung digital meter para meron kayo. No, I think negative style lang ata ito, no? Wala naman masyadong special. Meron tayo dito ng select, and also yung ating adjustment. Yun lang naman, no? Not to mention nga pala, ang ating turn lights dito, mga brothers, is napaka-flexible na LED. Okay lang naman ito, hindi naman ganun kasagwa, no? Parang mayroon na siyang tenga, no? Pero sana, nandito sana yan, no? No, yung mga nauuso ngayon, no? Ngunit ganun pa man, okay naman siya, hindi naman ganun kasagwa. Alright, mga brothers, bike fitting para dito sa bagong adventure scooter na Rusty. Ito nga yung Adventure X 150. Once again, alam nyo naman ang aking figure, sexy pa rin at medyo chubby ng konti. Anyway, mga brad, may taas lang po ako ng 5'4 in height, no? Nakabota po ako ngayon dahil tagulan dito sa atin, no? At also meron lang tayong bigat na 54 kg, and then reach natin is 20 inches sa ating braso. So ganito po ang itsura pag nakasakay na po dito sa Adventure X 150 ng Rusty. Ayan. No, ang gustong-gusto ko, merong cuts dito konti. So nakakapasok ng aking dalawang legs. And for the seat height, meron itong taas na 790 mm. Makikita nyo naman, nakating kayad tayo rito ng mga siguro 1.5 inch. Ayan, and also kasi malaki yung upuan niya, so medyo nakabuka ka tayo konti, considering na maxi scoot ito na adventure, no? Ground clearance natin is 120 mm. Alam ko, medyo mababa siya sa standard,
Pero siguro naman kaya niya ma-overcome yung mga mid o hindi naman kalaliman na lubak dito sa Pilipinas. Okay? Ang bigat niya mga brothers is meron siyang bigat na 142 kg. I guess nasa maximum weight na siya pagdating sa 150cc. And also itong power to weight ratio, malalaman natin yan pagka tinest ride natin. Pero pagka nakahinto yung motor, di ko naman ramdam na ganun siya kabigat. Natutulak ko naman, ayan, may kagulasan pa nga rito dahil madulas yung semento dito sa Rusi. Pero ganun pa man, hindi naman ako nahihirapan. Ang turn radius natin dito, malaki. Ayan, oh, hindi tayo mahihirapan dito na ibelta itong motor na ito kung mga malaki ang liko, di ka mabibitin. And also, ang ating riding position, upright. Naka-naked handlebar tayo dahil adventure scooter ito. Ayan, oh, loose ang ating braso. Alright, ang feels ko sa upuan niya, may lambot siya at malapad. So kung mga bulky kayo rito, hindi kayo mahihirapan dito mga brothers. Pwede kayong umusog dito kung matangkad kayo. Ako mababa lang ako, so dito lang ako. Pero kung tumatakbo na, pwede rin ako sumagad. And also meron tayo rito ang standard position and then cruising position. Ayan, nakikita ko lagi kay Mark, nakaganito lagi eh. Pero miss na patakbo. Anyway, bike fitting mga brothers, wala akong problema rito. And also yung laro ng suspension, medyo steep siguro dahil bago lang siya, pero malalaman natin yan kung sakaling matest ride natin itong motor na ito. So mga brothers, comment naman kayo sa comment section kung gusto nyo matest ride itong bagong Adventure X150 ng Rusi. Pero ganun pa man, sa bike fitting, approve ito. Dito sa likod, ang nagustuhan ko rito ng approach ng Rusi mga brad, yung taillight, no? Very stylish and unique. Wala naman siyang pinagayaan, and I guess malakas ang ilaw na ito. No, ang turn lights natin dito nakalabas din na LED, may sariling ilaw yung plaka natin at ang bagong version ng plaka ng Rusi na sabot-sabot lang, puti na po yan, hindi na silver. Reflector, ang fender natin hindi naman ganun kahabaan. Suppose ang expected ko dito eh, pero ito yung iniksian nila. Mas maporma, yun lang, talagay ko mas maputik ito. Pero huwag kayo mag-alala, meron ito ang tire hugger. Ito po yan mga brother. So, tapos and then meron pa siyang rubber curtain dito, parang kurtina, na hindi basta-basta mapuputikan ang components doon, especially yung injector natin, no? Ang ating rear suspension dito mga brothers is a dual shock po na adjustable. So pwede nyo itong pa-adjust kung ano yung gusto nyong play, no? Kung ano yung trip nyo. Ang ating muffler dito parang hindi naman siya ganun kahaba. Pero ang ating muffler guard dito, heat guard, napaka-flexible po nyan at may design pa, no? At hindi po kayo dito basta-basta mapapaso, boat rider and also yung magiging angkas nyo po, no? Ang preno natin mga brad, single piston pad caliper na disc brake. Ayan, disc brake na rin po ito. At sabi ko nga meron itong CBS features. Ang tire size po natin dito is 130x70 at 13 inches naman, no? Naka dual sports din po ito at Kalesa type po ang kanyang design pagdating sa kanyang alloy wheel mags. Alright, kabilang side para makita nyo. Diba? Forma, no? Alright, pag-usapan natin ang makina. Ang main features ng makina ito mga brothers, meron po siyang liquid cooling system. Meaning po, mataas po ang compression ratio niya na pumapalo ng 11.0:1. So mainit po talaga ang working temperature ng makina. Kaya po naka-liquid cooling para hindi po mag-overheat. So mga brothers, nalinawan na ba kayo dyan kung bakit may air-cooled, bakit may liquid-cooled? Hindi po yan privilege. Yan po ay kinakailangan ikabit sa makina para po hindi magkaroon ng problema. Anyway, fuel injected na rin ito, so kahit papano matipid na to. Sabi ko nga, meron itong around 40 to 45 kilometer per liter, no? Meron po itong 149cc single cylinder, apat nga po yung bulbs na single overhead cam. Alright, so electric starting lang ito mga brothers at wala na po itong kickstarts na makikita rito sa gilid. Alright, so pagdating sa kanyang power, kaya po nitong dumulo ng 14.7 horsepower mga brother and kayang sumibat o umarangkada ng 14 newton meter of torque. Kung pagbabasehan po natin yung power to weight ratio na 142 carb weight niya, sigurado baka bigyan lang po tayo ng banayad na arangkada nitong Adventure X150. Pero who knows, kung matetest ride natin ito mamaya, matorky pala siya, di happy happy na lahat, madaling mag-cut at mag-overtake. Alright. So mga brothers, matapos na nga natin itong ikutan, itong bagong adventure scooter ng Rusi, ito nga yung Adventure X150, pag-usapan na natin ang presyo. Alright? So sa cash price, meron siyang 110,000 pesos kung gusto nyo itong ilabas ng cash. Ngayon, kung gusto nyo naman utangin o terms, installment, kung ano tawag nyo dyan, magda-down lang kayo ng 10,000 pesos
And then for 3 years, meron siyang 4,495,000 pesos. Yung 24 months and 12 months, lagay na rin natin kung sakaling gusto nyo itong hulugan ng mas mababang panahon. And also yung rebate, mga brothers, 300 pesos pa rin yan basta dito sa RUSI. Mga brad, comment naman kayo. Kung nagustuhan nyo itong motor na ito, mag-comment kayo ng yes sa ating comment section. At syempre, kung ano ba yung masasabi nyo sa motor na ito, comment nyo na rin kung ano yung mga opinion nyo o yung mga gusto nyo pang pa-improve sa motor na ito para sa susunod na bagong version ng RUSI ay ma-improve nila. So mga brothers, huwag nyo pong kakalimutan i-share ang ating episode sa Facebook. Malaking tulong po yan. At also, hintayin nyo magpapag-giveaway na tayo ng riding jersey ng Premium Gears. At kung dito naman kayo sa YouTube nanonood, please consider to subscribe. Kalampagin nyo na yung bell na yan para lagi kayong updated pag meron tayong bagong labas na vlog, especially dito sa RUSI. So mga brothers, I'm Arc of Sort Moto. Maraming salamat. Ride safe and cheers!